So with this, i-revive po natin ito kasi ay marami na po siyang mga sanga-sanga at hindi po maganda ang kanyang pagkakatubo. Alright, so kung mapapansin niyo po, ito po yung ating ginawa dati. Tindrim po natin yung mga sobrang sanga dito na affected at infected ng ating mga kunjay. At nag-thinning din po tayo, binawasan natin yung kanyang mga shoots dito, tinanggal natin. So ang itinarap po natin ay itong portion lang na to. So kung ito po, kung mapapansin niyo, so ayan na siya. Alright, so ayan yung resulta, malusog na po siya. At kinat na rin po natin yung kanyang branch dito sa sanga na to upang siya ay gumapang na at magkaroon po ng mga fruiting cane na yan po ay yung ating pagsisimulan. Yan po yung kanyang mga vine na pagsisimulan ng kanyang mga fruiting cane na pa gagapangin natin dito sa ating trellis o yung ating balag. So, ayan po. So, kung makikita nyo, ayan po, malulusog yung kanyang mga dahon at yung kanyang mga talbos. Ayan. At resulta na rin po ito ng pagbibigay natin ng chicken manure na isa po sa mga organic na ginagamit natin upang mapalusog po yung ating ubas. And using din po yung ating mga fungicide na ginagamit para po matulungan na makarevive yung ating ubas dun po sa kanyang pagkamatay. At ang kailangan na lang po nito ay yung constant na pag-aalaga, pagdidilig, at hindi po kailangan araw-araw dinidilig ang mga ubas. Ito po ay kahit nga po kapag tag-ulan ay kailangan nga po siyang lagyan ng protection, at kapag tag-araw naman ay mga 2 or once a week lang po siyang dinidilig. Alright, at sana po ay nakapagbigay pa rin tayo ng informasyon tungkol po sa ating pag-uubas. I-update ko na rin po kayo dito sa aking isa pang tanim na ubas. Ang variety po nito ay Red Cardinal. Ang previously po, a month ago, ang ni-trim ko po ito, pinruning ko siya, pero ang intention ko po doon ay hindi po siya pabungahin. Bagkus po ay para makasurvive siya doon sa mga fungi, kasi inatake po ito ng fungi a month ago. So, ngayon po, nagkaroon po siya ng, because of the pruning, nagkaroon po siya ng bulaklak at nagkaroon ng bunga. So, ayan po. Hindi naman karamihan ang ibinunga niya, pero okay na rin, hindi ko siya tinanggal. So, ayan. Mga nakatago nga lang siya kasi hindi ko napansin na nagkaroon pala siya ng mga bulaklak. So, ayan. Ayan pa sa taas. And ayun. Ayan o, mga nakatago siya dito. So, ang next po na gagawin natin sa kanya ay babawasan natin yung mga shoots niya para po yung energy at yung ibang protina ay mapupunta po doon sa bunga at hindi po doon sa mga dahon. So, yun po ang next natin na gagawin. And then, ito po ay atin ang babalutan para po protection na rin sa mga insekto at doon po sa mga ibon na normally kapag ganito pong papalaki na ang mga ubas ay kinakain po nila. Ayan. So, ayun pa po. Oh. Ayun pa pala. Ang dami oh. Ayun. Mga lumusot-lusot lang dito sa lambat. Nilagyan ko po kasi ng trellis yung nilagyan ko ng lambat yung trellis para po maproteksyonan yung kanyang mga dahon supposed to be.
pero hindi naman siya kinain ng mga ibon. So ayan. Alright, again, thank you so much for watching, and please do subscribe to my small channel, the Urban Farmers Notebook.